Lihim na mayaman. Kabanata 748. Gabi na noon sa Evergreen Mountain. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ito ay mukhang kaakit-akit. Ang bundok ay marilag. Ang Yang Clan Building ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Sa tuktok ng gusali, may napakagandang liwanag na sumisikat sa lahat ng direksyon. Sa unang tingin, ito ay isang tanawin ng isang treasure land. Gayunpaman, malapit sa gusali, maraming tao ang gumagalaw sa lahat ng direksyon. Mahigpit ang seguridad, at tila isang eksena sa pagpatay. Sa sandaling ito, alas 4 o 5 na ng umaga. Sa meeting room ng gusali, sina Ning Kay at Yu Zekeng ay balis ang naglalakad pabalik-balik sa corridor. Hawak-hawak nila ang kanilang mga cellphone at tumatawag. May bigla silang kinokontak. Si Ye Hei at Huang Qingshan ay nakaupo sa kanilang mga upuan na nakapikit at nakapikit. Mukhang hindi masyadong kalmado ang dalawa. Ngayong gabi, wala sa kanila ang makatulog ng mapayapa. Pagkatapos gumawa ng ilang tawag sa telepono, bumalik si Ning Kay at Yu Zekeng sa meeting room na may tame time na ekspresyon. Umupo sila sa kani-kanilang upuan at tumahimik. Medyo mabigat din ang atmosphere. Mr. Ning, Master Yu, kumusta ang sitwasyon? Pinaikit ni Huang Qingshan ang kanyang mga mata at seryosong nagtanong. Hey, sa East Si Province, hindi sinasagot ng mga subordinate ni Master Yang, sina Shenzhen at Qiang Qi, ang telepono. Napabuntong hininga si Yu Zekeng at seryosong sinabi. Saglit na nag-isip si Ning Kay at sinabing, nakipag-ugnayan lang ako sa matandang amo ng aking pamilya at tinanong siya tungkol sa opinyon ng mga nakatagong puwersa ng pamilya Ning. The situation is not ideal. Walang handang tumulong sa bagay na ito. Ang pamilya Yang ng Langye ay may labis na prestihiyo sa underworld. Walang sinuman ang manggahas na saktan sila. Napabuntong hininga si Ning Kay at nagpatuloy. Sa karagdagan, ang tugon mula sa pamilya Zhao at pamilya Gongsun ay napakaingat din. Parang ayaw nilang masangkot sa bagay na ito. Humph! Malamig na bamaantong hininga si Yu Zekeng, puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang mukha. Zhao family at Gongsun family, itong dalawang pamilya. Noong si Master Yang ay nasa Imperial City pa, ang bawat isa sa kanila ay mas maasikaso kaysa sa isa. Sila ang mananagot sa anumang bagay na may kinalaman kay Master Yang. Ngayon, may problema sa pundasyon ni Master Yang. Hayaan mo silang gumawa ng isang bagay. Lahat sila ay sinusubukang itulak siya palayo. Anong malamig na mundo? Si Yu Zekeng ay hindi nasiyahan sa alyansa sa pagitan ng Zhao family at Gongsun family. Mula nang dumating si Yang Xuanto sa Imperial City at nagkaproblema ang grupo ni Master Yang, ang dalawang pamilya ay nagtatago sa malayo. Hindi sila handang tumulong. Hindi tulad noong nasa paligid si Master Yang, lahat sila ay nag-extend ng kanilang mga sanga ng olibo para manalo kay Master Yang. Nang kumakain sila ng karne, inabot nilang lahat ang kanilang mga kamay. Kapag sila ay sinaksak, sila ay lumiit ng mas mabilis kaysa sa iba. Buntong hininga. Bahagyang napabuntong hininga din si Ning Kay. Master Yu, hindi mo masisisi ang Zhao family at Gongsun family sa bagay na ito. Kung tutuusin, hindi naman kasing ganda ni Director Yang, S ang impluensya natin. Kung wala si Director Yang, hindi natin sila makumbinsi ng tayong dalawa lang. Kung si Director Yang ay nasa Imperial City, tiyak na susuportahan siya ng Zhao family at Gongsun family. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo at sumang-ayon sa kanilang mga puso. Tama iyan. Kung nasa Imperial City si Alexander Yang, hindi niya kakailanganin ang tulong nila. Hanggat sinabi ni Master Yang ang mga salitang iyon, hindi mabilang na mga tao mula sa buong Imperial City ang susugod sa anumang paraan. Ito ang pagkakaiba sa impluensya. Bagamat sila ang mga general sa ilalim ng utos ni Master Yang,
hindi pa rin nila maabot ang antas kung saan maaaring ipatawag ni Master Yang ang hangin at ipatawag ang ulan. Director Ning, si Steward Hu mula sa East Si Province ay tumawag muli. Biglang, sa sandaling ito, isang binata na nakasot ang pumasok mula sa labas ng conference room at agad na nag-ulat. Ano? Sumagot na si Hu Kanghai. Biglang nabuhayan si Ning Kei at tumingin sa business secretary na pumasok. Oo. Sumagot si Chief Hu na kasama niya si Young Master Alexander at pabalik na siya sa Imperial City. Nahanap mo na ba si Director Yang? Bumalik na si Master Yang. Nang sabihin ito ng business secretary, lahat ng naruroon ay nagulat na ekspresyon. Biglang sumilay ang isang banal na liwanag sa kanilang mapupulang mukha. Tama, ang marinig ang balita ng pagbabalik ni Alexander Yang ay parang umiinom ng tableta para kumalma sila. Talagang si Alexander Yang ang backbone, isang soul figure. Kung gayon, mayroon bang paliwanag ang Direk Yang na iyon? Excited na tanong ni Ning Kei. Napakaikli lang ng sagot ni Chief Ho. Wala siyang masyadong sinabi. Ang sabi lang niya ay hindi komportableng sagutin ang telepono. Detalyadong pag-uusapan natin ito pagdating natin sa Imperial City. Seryosong sabi ng business secretary. Mabuti, mabuti, mabuti. Tuwang-tuwa si Ning Kei kaya tatlong sunod-sunod na magagandang salita ang kanyang sinabi. Master Yu, Mr. Huang, lahat. Seryosong sinabi ni Ning Kei, may balita na si Direk Yang. Pabalik na siya sa Imperial City. Dapat ba nating tapusin ang plano natin sa lalong madaling panahon? Bumalik na si Master Yang. Magiging madali na ang lahat. Tumango si Yu Zekeng. Dahanda ang sinabi ni Ye Hei, Mr. Ning Kei, kayo ni Yang Xuanto ay parang mga ahas. Panatilihin siyang matatag. Humanda sa pagbabalik ni Director Yang. Sa kritikal na sandali bukas, pipigilan namin ni Mr. Huang si Yang Xuanto. You, go and contact him again. Sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa Imperial City. Sabihin mo sa kanya na intindihin ang kasalukuyang sitwasyon ng Imperial City bago siya bumalik. Matapos ni Ye Hei ang kanyang pagsasalaysay sa maayos na paraan, tumango si Ning Kei sa kanyang ulo. Sige. Pupunta ako at mag-aayos ngayon. Seryosong sabi ni Ning Kei. Matagal nang nawala si Director Yang sa East Si Province at nawala ng contact sa kanila. Ngayong nakabalik na siya, siguradong magandang balita iyon para sa kanila. Tuldok, kasabay nito, umaga, sa hardin ng Gongsun family sa Imperial City. Ang matandang master ng Gongsun family, si Gongsun Konglong, ang pinuno ng grupo. Siya ang haligi ng suporta para kay Gongsun Feihong at Gongsun Feitian. Ang makapangyarihang mga figure ng Gongsun family ay nagsama-sama. Narinig na ba ninyong lahat ang tungkol sa kamakailang mga pagbabago sa Imperial City? Humigop ng tsaa si Gongsun Konglong at nagtanong. Narinig ko na lahat na malapit nang mag-collapse si Alexander Yang. Hindi ko lang alam ang background ng misteryosong Yang family na iyon. Mayroon silang napakalakas na puwersa. Nag-iisip na sabi ni Gongsun Feitian. Dad, nakipag-ugnayan na sa akin ang mga subordinate ni Alexander Yang. Umaasa sila na susuportahan ng Gongsun family natin ang proyekto ng Sky Dragon City. Seryosong sabi ni Gongsun Feihong. Bakit pa natin sinusuportahan si Alexander Yang sa ganitong sitwasyon? Nawala na si Alexander Yang, hindi pa natin alam kung buhay pa ba siya o patay na. Nagmamadaling sinabi ni Gongsun Feitian, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Yang Xuanto? Siya ang apo ni Alexander Yang, ang pinuno ng isang malaking pamilya sa likod ni Alexander Yang. Siya ay higit na mahalaga kaysa kay Alexander Yang. Bukas ay ang pagpupulong para ibigay ang proyekto ng Sky Dragon City. Sa oras na iyon, ibibitin niya ang lahat ng mga nasasakupan ni Alexander Yang at tahasan ang mukha ni Alexander Yang ng hayagan. Malamig na sinabi ni Gongsun Feitian, kung tutulungan pa rin nila si Alexander Yang sa oras na ito, hindi ba magiging malas iyon para sa kanila?
Sige. Hindi na kailangang makipagtalo tungkol sa bagay na ito. Bukas, sasamahan mo ako sa pagpupulong ng Sky Dragon Tower para makita kung ano ang eksaktong gagawin ni Yang Xuanto. Sabi ni Gongsun Konglong sa malalim na boses at nagpa siya. Si Gongsun Kiyuyo, na nakaupo sa upuan, ay may pag-aalala sa kanyang mukha na parabang nag-aalala siya para kay Alexander Yang. Pagkatapos ng lahat, ang makapangyarihang hitsura ni Yang Xuanto sa Imperial City ay nakagambala sa buong sitwasyon sa Imperial City. Si Lin Xuanto ay may lahat ng uri ng hindi kapani-paniwalang paraan, at mayroon din siyang nakakatakot na enerhiya upang sugpuin ang sekular na mundo. Ang reputasyon ng taong ito ay naging napakasikat sa Imperial City kamakailan. Alam ng lahat ng tao sa Imperial City na siya ay isang walang awa na tao na gustong tumapak sa bangkay ng marangal na Young Master ng Imperial City at maluklok sa tuktok ng Imperial City. Abangan ang susunod na kabanata.